Magandang umaga muli sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo. Narito uli ako upang magkwento. Pinili ko ang kwentong ito dahil ito ay malapit sa aking puso. At sa tingin ko, isa ito sa mga kwentong magbibigay liwanag sa atin at sa mga bata kung bakit mayroon tayong mga kapwa manggagawang Pilipino na pilit pumapasok kahit na tayo ay nasa quarantine o pinipiling pumasok dahil kahit tayo ay nasa quarantine. Ang kwento natin ngayon ay Chenelin Chenelin, kwento ni Randy Garlitos at guhit ni Liza Flores. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, mayroong magic na mangyayari. Chenelin! Ihanda na ang almusal! Biglang magtitilian ang mga kaldero at siyensi sa ilalim ng kalad. Huhuni ang kaldero ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalasansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Chenelin, ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sepilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Chenelin! Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat na lahat ang damit ni ate. Chenelin! Ang bahay dapat malinis na! Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango ang buong bahay. Chenelin, laro na tayo! Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang Maynika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan, magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya, natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya. Ano kaya ang magic ni Chenelin? Kayo, alam niyo ba? Chenelin! 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 Chenelin, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenelin, ang sapatos ko, relo ko, nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos at relo mula sa kung saan. Chenelin, ang isusuot ko, ihanda mo na, tili ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chenelin, ang pinangkainan, hugasan mo na! Utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tatawagin mo ang pangalan niya, mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nakita na ang nawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. Malinis na ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako na ang tatawag na Chenelin, papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Latang lata. Pero kapag mayroon siyang ikukwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa
asawa ni Chenelin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Chenelin! Chenelin! Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayaring magic. Ano kayang nangyari kay Chenelin? Chenelin! Chenelin! Sabi ni tatay. Chenelin! Chenelin! Tanong ni kuya. Chenelin! Chenelin! Sigaw ni ate. Chenelin! Chenelin! Utos ni nanay. Chenelin! Chenelin! Tawag ko. Pero walang nangyayari. Bigla kaming nagsisugot sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyayari. Nako, si Chenelin hindi makakapag-magic. May trangkaso si Chenelin. Dali-dali siyang pumunta sa telepono, kumiring ito ng kumiring. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan, tapos sa isang iglap, biglang dumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghihiwa-hiwa siya ng karne ng manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at ang dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain kaagad para kay Chenelin. Dapat tayo muna ang maglinis ng bahay, sabi naman ni na kuya at ate. Nagbunot ng nagbunot si kuya, nagwalis ng nagwalis si ate. Naglaba ng naglaba si kuya, nag-ayos ng nag-ayos si ate. Tapos, sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. Para makapagpahinga si Chenelin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenelin. Naging bughaw na langit ito na maging mga piloto kami. Naging entablado ito nang maging mga mananayaw kami. Tapos, sa isang iglap, nakatulog na si Chenelin. Mula noon, iba na ang maririnig sa loob ng aming bahay tuwing umaga. Ano na kaya ang naririnig sa kanilang bahay tuwing umaga? Pangalan pa rin kaya ni Chenelin? Ano sa tingin niyo? Napakaganda po ng kwentong Chenelin Chenelin, hindi po ba? Marami po akong natutunan mula sa kwentong ito. Kayo po ba, ano po ang inyong mga natutunan? Una po sa lahat, gusto ko lang sabihin, hindi masama ang pribilehiyo o ang pagkakaroon nito. Ang mga tao gaya ko ay nagtatrabaho upang makamit ito o maging komportable sa buhay. Ang pakiusap ko lamang, lalo na sa panahon ngayon, ay magpakita tayo ng empatya o malasakit sa ating kapwa. Paano kung tayo o kapamilya natin ang nasa lugar nila? Buksan natin ang ating mga isip. Tignan ang sitwasyon mula sa kanilang lugar. Maging mulat. Para kay Chenelin, kapag hindi siya nagtrabaho, wala siyang kita, sahod o pera. Kailangan niyang magtrabaho araw-araw para makakain siya at ang kanyang pamilya. Tayo ay namumuhay ng komportable dahil sa mga trabaho gaya ng kay Chenelin. Maswerte tayo dahil may oras tayong magpahinga, magbakasyon, pero para sa mga gaya ni Chenelin, madalas wala silang panahon para sa mga ganoong bagay. Uulitin ko, walang masama sa pribilehiyo. Pero dapat kaakibat nito ay empatiya at malasakit sa ating mga kapwa. Gamitin mo ang pribilehiyo na meron ka upang tulungan sila. Umpisahan mo sa simpleng salamat po at mabuting pakikitungo. Makinig at magpakita ng pag-unawa. At higit sa lahat, tumulong sa kahit maliit na paraan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong Chenelin Chenelin. Abangan niyo po ang art activity kaakibat ng kwentong Chenelin Chenelin.
Hanggang sa susunod!